Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here, and welcome to Redman Toys Airsoft Philippines. So for this video guys, pakita ko sa inyo yung WE Glock 34 Airsoft Gas Blowback Pistol. Ayan siya guys. Okay. So makapansin nyo, ayan, may sticker siya, made in Taiwan. Okay, so ganyan siya sa top. Actually meron din niya ano, ayan, parang markings. Para naka-embed, made in Taiwan. Okay, WE Tactical. Okay, so ayan siya. So ano nga ba ang Glock 34? Or ano ba ang WE Glock 34? So basically, dumunan tayo sa Glock 34 na part. No? So yung Glock 34 is actually, sa tunay na barrel, no? It's a polymer frame or plastic frame na handgun. Okay, na pistol. Kasi syempre, yung top part, kailangan talaga dito, bakal to. Kasi kung sa tunay, di ba, eh, pumuputok, syempre, boom, 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 nagsastight. Pagka ginawa mong plastic to sa tunay, masisira to kasi dyan sumasabog eh, diba? Kaya kailangan talaga bakal yung ibabaw. Pero hindi to kasing sa part, wala naman masyado nangyayari dyan, kaya ginawa ni Glock, polymer. No? At saka polymer kasi actually matibay siya na klase ng plastic. No? So, ayun. So, syempre, sa airsoft, ganun din yung ginawa ni WE. Yung ibabaw, bakal, yung ilalim, plastic. Okay? Kaya ang mga Glock units actually medyo magaan siya. Kasi nga plastic, hindi siya full metal. Hindi siya yung full metal. Kasi pag sinabi mo kasi full metal is dito bakal, pati yung iba, ilalim hanggang dito, ano siya, bakal, full metal. So yung mga ano ba mga full metal? Yung mga full metal, yung mga 1911 o kaya yung mga P1445, Beretta, 'di ba? Beretta M92, CC Shadow 1, Shadow 2. Yan, yan yung mga full metal. Okay? So, okay. So ngayon, ano bang what's so special about the Glock 34? Okay. So basically, kasi ang Glock 34 was made for competition. It was created to be a better version of the Glock 17. Okay, ito yung Glock 17, guys. Okay. So ang Glock 17 kasi yung standard, di ba? Standard version ng Glock. So, yung Glock 34, it's the longer version. Ayan, mapapansin nyo. Ayan, guys. Ayan yung slide. Ayan. Pagdidikitin natin. Ayan, mas mahaba si 34. Ayan. Okay? So, kung makakita nyo, si Glock 17. So, yung ano, yung Glock 17 saka Glock 34, it uses the same frame. Parehas yung frame niya. Itong lower part, parehas yan. Okay? So, kung mapapansin mo, ito yung lower to, top frame to, hanggang dito. Hanggang dito lang yung 17, na? Yung K-34, hanggang dito siya, di ba? Ito, extension. Yan. Ito, mas malaki siya ng ganyan. Yan. So, teka, ito, gawin natin gano'n to para mas makita nyo. Ayan. Di ba? So, ayan. Yan yung difference. Okay? Okay. So, ang Glock 34, actually, it was made for competition. It's, ang tinatawag natin ito, it was made to fit in the box. Okay? Kasi, sa competition kasi, meron kasing box, no? So, dun sa box na yun, kapag yung barrel mo, nagkasya dun, ano, kumbaga, pasok ka sa standard division. Parang ganun siya, standard. So, ito, parang sa standard division to. Parang ganun siya. So, pwede rin naman ito sa production division to, depende dun sa organizer. Kasi nga, production gun naman kasi talaga to eh. Hindi naman talaga siya. Kasi ang Glock 17 kasi production gun. Okay? So, hindi siya standard gun. Parang ganun. So, yun. Ganun siya. Okay? Yan. So, yan yung design ngayon. Siyempre, ginawa siyang ganyan para, bakit nga ba may gano'n to? Para mas gumaan yung slide. Kasi pag mas magaan yung slide, mas mabilis mag-cycle. Parang ganun. Ngayon, siyempre, sa tunay, ang pagkakaiba din is yung trigger ng tunay, yung Glock 34, mas magaan siya or mas malambot siya compared sa Glock 17. Ganun siya. Tapos, ang tunay na Glock 34, it has a tighter barrel. Mas maliit yung bore. So, mas accurate siya. Okay? Ngayon, sa airsoft, wala naman masyadong ganun. Medyo pare-parehas. Ang difference lang is that mas mahaba, syempre, mas mahaba yung barrel na to compared sa 17. So, tendency, mas mataas yung FPS niya. Actually, sa tunay din kasi ganun eh. Pag sa tunay, ganun din. Pag mas mahaba yung barrel mo, mas mataas din yung FPS mo. Ngayon, sa airsoft, ganun din. Okay? Ngayon, ang accuracy din, syempre, mas mahaba yung barrel mo, mas accurate. Kaya nga, ginawa siya eh. Kaya nga, for competition siya. Nag-gets nyo, guys? Yun nga lang, syempre,
Depende naman sa tao kung ano yung mas maganda sa kanila. Okay? Kasi malamang marami tatanong, ano mas maganda dyan? Ah, mas maganda pala yung Glock 34, di ba? Sigurado ako. Actually, after ng video na to, marami pa pala yung tatanong sa akin, sir, ano mas maganda? Glock 34, Glock 17? Yung pa rin yung tatanong niya sa akin. Okay? So, ganyan kasi ganito yun. Yung ganda kasi talaga, depende yan talaga sa tao. No? Okay. So, basically, ito yung isang main difference nilang dalawa. Since mas mahaba si Glock 34, tendency kasi pag hinawakan mo siya, yung weight, di ba, syempre may bigat, di ba? May gravity eh. So, yun. So, syempre, mararamdaman mo, medyo mafe-feel mo to. Itong konti na to, itong bakal na yan, yung, ano, yung outer barrel na yan, yung ito. Itong part na to, mafe-feel mo pag hinahawakan mo to. Kasi yun lang naman yung difference niya, itong part na to eh. Di ba? Compared sa Glock 17 eh. Tama? Mafe-feel mo siya. So, iba yung feel. Pag ito, feel. Parang yung feel mo, talagang parang may naka-extend. Ganun siya. Mararamdaman mo talaga. Ayan, no? Unlike pag ito, Glock 17, ayan. Alam mo talaga na hanggang dito lang siya. Nakuha nyo, guys. So, depende siya sa tao. So, ako kasi medyo nasanay ako sa 17 kasi nga standard pistol, no? Kaya medyo mas gusto ko yung 17. Pero, recently, actually, nagpa-practice na rin ako using 34 kasi nga mas accurate siya at saka mas malakas siya. So, papalit-palit pa rin ako eh. So, hindi ko pa rin talaga masabi na 34 na ako. Pero usually kasi talaga 17 pa rin talaga yung favorite ko. Kasi nga, due to its, yung parang yung balance niya. Ganun siya, due to its balance. Okay? So, ngayon, sa WE na Glock 34, ang aside from ito, di ba, may port siya. Kasi nga, sa tunay, ganyan, ginaya niya. Ang mga Glock 34 kasi ayan, para meron siyang extended mag release. Ah, extended slide stop. Sorry. Ayan. Diba? Ayan, nakita mo parang may naka-usli na palabas para mas mabilis mo siyang magaganon kung sakasakali. Unlike kapag yung standard na WE na Gen 3, ayan. Ganun. Mga Glock 17 ganyan. Kahit na sabihan Gen 4 ganun din. Basta ang Glock 34 lang yung may extended na slide stop. Okay, siguro sa tunay din yata, ganun din, extended din yata yung slide stop ng Glock 34. Kasi nga, yun nga, medyo parang, medyo iniba yung design ng konti. Kasi nga, it's made for competition. Okay? So, ayun guys, I hope na nag-gets nyo na. Yun na naman yung difference niya, basically, sa Glock 17. Yun na naman siyang ibang difference na, yun lang. Okay? So, ayun guys, hope na nag-gets nyo na. Ayan. Ayun din, ayun, sa kanya yung side, sa kanya 3 dot. So, sa Glock 17 kasi, parang, yan, square. Okay. Yun yung difference lang nila. Wala naman na. Wala na sila. So, yung internals nila, parehas na. Yung recoil spring guide, yung, nozzle housing, sorry. Yung nozzle housing, hop chamber, yun. So, ang difference lang is basically yung outer barrel, kasi nga, mas mahaba yung outer barrel, and yung inner barrel. Yun lang yung difference. Sa laman loob. Okay? So, ayun guys. Hope nag-gets nyo na or may ka-idea na kayo on kung ano yung Glock 34 and kung ano, anong difference niya sa Glock 17 saka kung ano ba mas maganda. Kayo na bahala mag-decide, guys. Para ka doon na sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Parang sasakyan yan. Ano ba mas maganda, di ba? O kaya sabi natin, mga beauty queen, sino ba mas maganda? Pia Wurzbach, Catriona Gray. Ganyan eh. So, kanya-kanya yan. Kanya-kanya tayo ng taste, no? So, yun, paminsan, kung gusto nyo naman, yan, hindi kayo sure, tapos malapit na naman kayo dito sa office ko, hindi kayo makadecide kung Glock 17, Glock 34, pwede ko naman pakita sa inyo, pasawakan nyo, feel nyo, yun. Siyempre, pag nasa loob ka lang naman ng bahay, kunyari, yung target shooting ka lang naman, wala masyadong factor. Yung mga balance-balance, it's more on mobility siguro yun, or something like that. Hindi ko alam eh. So, or sanayan din. Siguro kasi nga, nasanay nga ako sa 17. So, parang pag gumagamit ako ng mas mahabang pistol, medyo naninibago ako. Okay. Actually, ito, mas mahaba pa to compared dun sa mga 1911. Yung mga 45, yung mga high cap. Kasi ang barrel natin natin ito, 5.3 eh. Okay? Tapos, ngayon, yung mga high cap, parang nasa 5.1 lang siya. So, ayun. Okay? So, ayun guys. So, ngayon, for this, okay na yung video natin. So, actually, ito, tatestingin na natin to kasi order to ni Sir Donato ng Iloilo. So, testingin lang muna natin. Okay? So, Sir Donato, ito yung order mo, no? Isang unit, isang gas, tapos isang kilo ng Taiwan, made in Taiwan na BB,
Tapos dalawang extra mag. Actually, yung isa pang Glock 34, isa pang Glock 35. Pero actually, parehas lang yung magazine nila. Parehas lang ito na magazine ng Glock 17 sa Glock 18. Isa lang yung magazine nila. Para parehas. Okay? So, ayun. Testingin natin sila lahat. Check na rin natin kung ilan yung FPS itong Glock 34 na makukuha na Sir Donato para magka-idea kayo. Okay? So, ayan. Lagyan natin ng ilang bala to. Lagyan ko na 6. Yung isang magazine. 6. Tapos siguro dito, 4 na lang siguro to. Okay, tingnan natin. Ayan. Ayan. 4. Tapos, ito, 4 din. Ayan. Okay? Ngayon, lagyan natin ng gas. Okay? Okay, kunti lang. Kunti lang naman yung lagyan natin na bale. Okay? Basta mas maganda, pag naglalagay kayo ng gas, is, ano lang, enough lang siya para doon sa bala. Or, kahit na marami ng konti. Okay? So, ayun, pag naghahawak ng green gas, ganito ako maghawak. Malapit dito. Hindi ako malayo. Nandito ako. Dito ako nakahawak malapit. Okay. So, teka lang. Baka magamit natin yung Glock 17 eh. Ito na lang. Ayan. So, okay. Ayan. So, ayan. Unahin natin itong magazine. So, ayan. Pasok natin. Ganun siya. Okay. Trigger finger out, guys. No? Pag nag-ahawak kayo ng baril, kahit laruan, kahit na tunay. Eh, lalo na kung tunay. Ah. Trigger finger out. Okay. Pag ngayon, pag airsoft lang siya, mag-practice na kayo, sanayin nyo sa labas yan. Okay? Make sure that the muzzle is always pointed in a safe direction. Okay? Kahit walang bala, kahit wala, basta nakarapat safe direction yan. Okay? So, yun ang parati nating tatandaan, ha? Okay, okay. So, ayan guys, ayan na to, ayan, nakapasok na, no? Ayan yung magazine, pinasok ko na. So, kakasayin natin, ayan, medyo inartihan lang natin, sa harap natin tinatulak. Pero pwede mo rin naman ganunin, syempre. Okay? So, ito, firing. Yan, lakas nga pagka Glock 34. Yeah. 398.5. Well, minsan kasi iba-iba rin kasi yung pressure ng bawat magazine. So, for this magazine, nakuha natin sa first shot is 398.5. Okay? So, next shot 393.6. Then 383.8. Then 378.7. And 374.6, okay? Ngayon, magpa-pause lang tayo, mag-change mag lang tayo kasi wala nang bala yung magazine. Okay? Nabilang ko eh. So, ngayon, meron pa isa na sa chamber. Kaya hindi po siya nag-open. Okay? So, yan. Ito naman. Ito, apat lang yung bala na itong magazine. Okay. So, try naman natin. Ilan ng FPS itong isang magazine ito? 394.4. 387.8. 382.9 380. Okay, so ngayon mag-change magulit tayo. Kasi nga wala na naman bala, ubos na rin. Pero meron pa isa, nasa chamber. Okay, change mag. So tingnan natin ilan ng ano na to. 395. So kung mapapansin nyo, iba-iba yung mga first shot bawat magazine, di ba? Yung isa 398, yung isa 394 ba? Tama ba ako? Tapos ito, 395.7. Okay? Ayan. Tapos, 389.3. 383.8. 383.4. And 377.6. Ayan. So, makapansin nyo rin na pababa ng pababa yung FPS. Diba? Bumababa siya paunti-unti. Kasi nga, pag naglalabas ka ng pressure, ginagamit yung pressure na lumalabas, ginagamit yung temperature ng magazine. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, natanong mo, bakit ganun, sir? Hindi na kata masasagot sa part na yan. Kasi medyo, hindi ako ganun kagaling na part na yan. Okay? Medyo masyadong malalim na na-science yan. Eh. Okay? Pero kung gusto nyo maintindihan din kung bakit ganun, subukan nyo yung iba sa inyo, nakasubok na siguro mag-spray yung mga Lysol, di ba? Lysol, air freshener, ganyan. Uy, na-advertise si Lysol. Baka gusto nyo akong sponsoran, ha? So, kaya si Bygon, di ba? O, Bygon, baka gusto nyo mag-sponsor sa akin, ha? Di ba? Spray kayo ng Bygon, di ba? Ano napansin nyo? Di ba yung unang spray nyo, yung lata nyo, normal temp, tapos nag-spray kayo, tapos mapapansin nyo, may mga konti, lumalamig na yung lata. At the same time, may mapapansin nyo, ba't parang humihina na? Ngayon, isipin nyo, ubus na ba to? Wala na ba itong laman? Pero pag sinishake nyo naman yung lata, ang dami pa laman. Pero napansin nyo nga, malamig na yung lata. Kasi nga, yung pressure, ginamit na yung temperature ng lata.
Okay? Tapos after a while, oh, tama na, masyado na tayong toxic na dito, tama na to, alis na tayo. Iwan mo na dyan. Tapos after a couple of days, or after a couple of weeks, naisipan mo ulit mag-spray, di ba? Same yung quantity, pero pag-spray mo ulit, since syempre, nag-normalize na yung lata mo, yung temperature niya, mainit na ulit, malakas na ulit yung spray mo. Okay? Ganun lang naman yun. Kaya maganda, pag bumibili kayo ng mga airsoft, ganyan, yun, actually, hindi kasi siya same sa tunay na baril. Sa tunay na baril, wala namang ganun, wala namang bumababa. Kasi iba-iba yung bala mo eh. Palit-palit ka ng bala eh, di ba? So, yung FPS mo, more or less constant siya. Okay? Ang mga CO2 na pistol, ganun. Ang mga CO2, mas matagal bumaba yung pressure. Okay? So, yun nga, kaya maganda na nagpapalit-palit kayo ng mag or para napapahinga yung isang mag. Diba? Ganun. O kaya minsan gusto nyo, meron kayo yung mga hair blower ba yun, something. Gamit kayo yun, pag ano, medyo malamig na yung mag nyo, medyo i-blower nyo. Ayan. Para medyo umingit siya. Diba? Pero ngayon, dinaisip nyo na, nakuha nyo na, ah, ganun pala yun. Pag mainit pala yung magazine, mataas pala yung FPS. Okay. So ano kaya, painitin ko kaya ito na sobrang init, baka umabot ng 500 FPS to. Okay. Guys, wag nyo rin naman gagawin yung ganun. Kasi nga, mamaya, sobrang lakas niyan, sobrang lakas ng pressure na to, sobrang init ng magazine mo, di ba? Tapos sobrang taas na ng pressure na nasa loob. Pag pinalo to ng hammer, walang mangyayari. Pak, gaganun lang siya. Hindi siya mapapalo. Kasi nga, sobrang skip na nakakuha mo. Yung tipong kailangan, para mapalo mo siya, kailangan kumuha na ng martilyo. Nakuha mo? Ngayon, hindi rin niya syempre maganda yung ganun. Actually, okay, aside from the fact na hindi na siya mag-work kasi nga sobrang taas na ng pressure niya, sobrang lakas na, eh kapag kung sakali namang gumana, kaya gusto mong gawing 500 FPS, di ba? Baka naman masira naman agad yung barrel mo. Yun naman yung isang problema doon. Kasi nga, tatandaan mo, ang mga airsoft, these are metals, right? But these are not steel, okay? Magkaiba yun. Kasi maraming klase ng metal, di ba? Alam niyo naman, mercury. Mercury is a liquid metal. Tama? So, yun yun. Aluminum is a metal, di ba? Gold, metal. Bronze, silver, and so on and so forth. Nagets nyo? So, yung mga metal na ginagamit sa airsoft, eh, hindi siya steel. Okay? Ngayon, example ng steel. Steel yung mga ginagamit sa mga construction, panggawa ng mga flyover, mga overpass. Steel yun. Yung mga bakal na namamagnet, steel. Pero syempre, hindi rin naman lahat ng bakal na steel ay namamagnet. Kasi meron nata certain composition, kaya sila namamagnet. Okay, hindi ko na alam yung specific term, pero nabasa ko yun eh. Oh, kumbaga parang, kasi di ba merong tatawag na stainless steel. Meron kasing stainless steel na hindi namamagnet. Tapos meron namang stainless steel na namamagnet. Diba? Yung mga stainless steel na namamagnet, yan yung mga ginagamit natin pag nagluluto tayo, tapos using induction cooker. Ngayon, sa mga di familiar kung ano yung induction cooker, i-google nyo na lang. Okay? Airsoft pinag-usapan natin. Hindi tayo nag-usap ng induction. But yun, so, may natutunan kayo sa video natin ngayon, guys. Okay? So, ayun, abangan nyo na lang sa ang next video natin at mag-isip tayo ng bagong topic, no? Okay? Medyo matagal tayo walang video eh. Okay, so isip tayo ng bagong topic para may ma-share ako sa inyo. Okay, so ayun guys, until next video na lang, Sir Donato, okay na unit nyo, papakano to at mapaship ko na sa inyo. Thank you for your order, until next transaction. So ayun guys, until next video, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless to everyone, bye-bye.